tayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ang banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpatrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong mga kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti
o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Iyong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw.
Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw ng paghahanda, no? Unang linggo ng Kwaresma. At kung babalikan po natin yung paalala sa atin nung unang araw kung saan binuksan nito nung Miyerkules ng Abo. At ang paanyaya sa atin ay isa, no, bukod dun sa panalangin ay yung pag-aayuno at paglilimos. So, pag-aayuno, mauuwi sa paglilimos na kailangan natin ng lakas na dulot ng panalangin upang magawa natin ito. Pag sinabing pag-aayuno, ito ay ang pagtatanggal ng mga bagay, pag-aalis ng mga bagay sa sarili natin, ng mga gustong-gusto natin, hindi lang pagkain, maging ang material na bagay ay kinakailangan natin, kung hindi kayang alisin, bawasan upang tayo po ay merong maibigay sa ating kapwa. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa kung ano ang makukuha natin. Ang kaligayahan ng tao ay hindi lang nakabase sa kung ano ang kanyang naiipon o naipupundar. Ang kaligayahan ng tao ay nakadepende rin sa kung ano ang iyong kayang ibigay sa kapwa. Hindi lang para sa sarili. You know, nagkakaroon tayo ng fulfillment na wow, ang sarap sa pakiramdam. Nakapagpundar ka na, nakapag-ipon ka na. Yan. Pero iba din ang karanasan nung maramdaman mo na nakakapagbigay ka. Hindi lang tumatanggap, kundi nakakapagbigay. At sa panahong ito, tayo rin po ay inaanyayahan na isipin din, no? Pag nilayan din natin, karamihan po kasi sa atin ayaw na ayaw itong pinag-uusapan. Na isang araw, haharapin natin ang kamatayan. Kaya nga pinaghahanda tayo. 40 araw na paghahanda para sa mas malalim na pagninilay sa paggunita ng gagawin ni Jesus sa pagpapakasakit,
pagkamatay at muling pagkabuhay. Ayaw natin umahantong sa kamatayan. Paano tayo mabubuhay kung ayaw nating harapin ang kamatayan? Mamamatay at mamamatay tayo. Aharap at aharap tayo sa Diyos isang araw. Kaya wag na wag natin hayaan na maubos lang ang ating lakas, no, ang ating panahon sa puro na lang, no, pagkamkam, pagangkin. Isipin din natin ano ang naghihintay sa ating buhay sa kabila. Wag din puro na lang dasal tayo ng dasal ng mahabang buhay. Matagal na buhay. Marami po yung mga may sakit talagang, no? O mga kakilala natin, pinagdadasal natin, sana humaba pa ang buhay. Pero isang araw, sabi po sa ating ebanghelyo, hahatulan tayo. At dalawa lang din po ang itatanong sa atin o ang haharap sa atin na kailangan natin masagot. Ano ang ginawa mo sa iyong kapwa nung nabubuhay ka pa? At ang pangalawa, ano ang hindi mo ginawa? Minsan nasasabi natin, wala naman po tayong ginagawang masama. Okay na ba yon? Kasi wala tayong ginagawang masama, wala rin naman tayong ginagawang mabuti sa kapwa. Eh kasi nga laging nakasentro sa ating sarili, sa kung ano ang magpapasaya sa iyo, sa kung ano ang kailangan mo, sa kung ano ang gusto mo. Lagi rin naman natin naririnig, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At tayo po naniniwala, lalo tigit ang mga deboto, na walang deboto ang pinabayaan ng Nazareno. Maraming biyaya, maraming pagpapala ang ibinibigay sa atin ng poong Nazareno, hindi para sa sarili lang, kundi para tayo din ay maging biyaya sa iba. Kaya masigit ang natatanggap, masigit din ang inaasahan. Bakit gusto mong lumakas pa? Bakit gusto mong mas tumagal pa ang buhay? Para makapasyal ka pa? Para makapaglibot ka pa? Para makapagparami ka pa ng kayamanan? O para sabihin sa Diyos na gusto mo pang ituloy ang mission mo sa kapwa, ang pagtulong sa kapwa? May mga panahon na tayo po ay kukuha, pero may mga panahon din na darating na lahat ng nakuha natin ay kailangan na rin nating i-dispose. Sana makita natin sa puntong ito ng buhay natin kung nasaan na tayo dito. Muli, hindi po sapat na wala tayong ginagawang masama. Kundi, tiyakin din natin na may ginagawa tayong mabuti sa ating kapwa dahil hindi natin alam na si Kristo na ang nasa harapan natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa, naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, asam pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay sa kaliwang kamay, sa ibabaw ng kanang kamay. At sumagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyahan na dumalo sa ating Lenten Recollection bukas, February 28, Martes, sa ganap na ika-7 ng gabi dito sa ating simbahan. Ang atin pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makaisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili
lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na poong Jesus sa Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,